Gaano kalaking halaga ba? Like for example, yung Cordillera People's Alliance, gaano kalaking pera ba ang nakukuha nito sa labas ng bansa para gamitin sa pagpapalawak ng kanilang gawain sa NPA dito sa ating bansa? In the last 10 years, the estimate is around mga 500 million. Ganun kalaki. 10 years. In 10 years. So meaning to say, annually, may mga 50 million sila napapasulpot na pondo in the last 10 years. So ang binabanggit ko, ma'am, average ito. They have also one unit. Baka I'm thinking when you say something like that, no, Eric, pinagtatawanan tayo. Naku, ganun lang kakonti. Maliit. Alam nila. Ganun lang kakonti. Tapos it's true. Ilang, yeah. It's true. True. Yeah. Ilang organisasyon ang meron ng CPP-NPA? Ang CPP-NPA, and if I'm wrong, mahigit 30 na urban-based organization na connected sa bagong Aliansang Makabayan. Mayroon siyang mahigit kumulang ay mga 30 NGOs na siya mismo nagpapatakbo. Ang isang pinakamalaking NGO nila na kumuha ng mahigit kumulang 2 billion pesos during the Yolanda Typhoon Calamity is ang CDRC, Center for Citizens Disaster Response Center. CDRC, Citizens Disaster Response Center. Sa tanong ni Ma'am Lorraine, pwede bang ito ay mababa pa sa aktual? Agree ako, Ma'am Lorraine. Does CDRC still exist, Eric? Yes, ma'am. Is it still operational? Baka hindi pa ito nakakaharap ng legal action from the government. Kaya Eric, hindi kaya nandito rin yung CDRC sa nangyayaring sa Compostela, sa Davao. Sa Davao de Oro. Yes. Exactly, Brother Franco. Yun ang kailangan nating alamin. Kung saan ang kalamidad at may pigati ang mga mamamayan at kababayan natin kinakapitalize ng CPP, NPA, and they para pagkakapirahan yan. Tapos ang galing, no? Yung nangyari sa Yolanda, bilyon-bilyon yun, di ba? Bilyon-bilyon. Pero sino yung pinagbinintangan natin? Gobyerno. Sila Dinky Soliman, sila Mar Rojas, di ba? Pero sa totoo lang, CPP, NPA, NDF ang nagnakaw ng mga yan. So, ganun parati yung kanilang, pattern. Correct. Sila magnanakaw, sila papatay, sila whatever, tapos ibibintang nila sa gobyerno. Correct. Yan ang hallmark ng CPP, NPA, Don't forget, NDF. Ma'am Lorena, ahabulin dapat ito ng pamahalaan. Yeah. Citizens Disaster Response Center, CERNET sa Visayas, tsaka RMP, and then UCCP Haran, and then Cordillera People's Alliance. Ito dapat ang pinapatawag ni Congressman Johnny Pimentel. Yeah. At ng Kongreso, nila Speaker Kaso Martin Romualdez. Kaso si Pimentel, kaibigan ba yan ng CPP? Oh, of course. Matulog na matulog ang pangalan yan sa Surigao. Lalo na ng gobernador siya. Oh, at natat siya na iparesto niya si Pastor Kibuloy na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Samantalang minsan hindi mo siya narinig na kinondina ang CPP, NPA, NDF. And in fact, matunog na matunog ang pangalan niya sa CPP, NPA, NDF. These are the things, no? In the age of information, na makikita ninyo at natututo tayo dito mga kawawa, mga Pilipino, na kung bakit tumagal ito ng lampas kalahating siglo. 55. No, hindi lang ang CPP yan. Maraming nakipagkunsabahan dyan at nag-traidor sa atin. Kasama dyan ang mga kongresista, mga leaders natin, kahit mga pangulo, no, na nakipagkunsabahan sa mga komunistang teroristang yan.